Biyernes, sinubok ng tanghala ng pag-iibigan ng magkasintahang sina Curly Aringo at Woodrow Gonzalo. Matapos ang banggaan, si Woodrow ang nabigyan ng pagkakataong humamon sa kampyon. Sa back-to-back tapatan, napatumba din ni Woodrow si Melody at matagumpay na naagaw ang kampyonato. Today, magawa kaya ni Woodrow na magtuloy-tuloy hanggang sa Grand Finals? Tutukan na kanyang laban dito sa Tanghalan ng Kampyon! Yes, Kuya Kimelo. Sariwa-sariwa ka, katatapos lang ng weekend. Diba? Mukhang hasang, diba? Mukhang hasang. Hindi naman mukhang hasang. Yung hasang kahit sariwa, yun, pangit yun eh. Diba ba? Magandang sariwa. Thank you naman, Kuya. Anong ginawa mo ng weekend para maging sariwa ka? Siyempre, pahinga, diba? O kalma-kalma with the kids. O ganun. Hanggang na nakapagpahinga ako. Sobrang haba nga ng pahinga ko. Akala ko, walang trabaho ngayon eh. Diba? Ikaw naman, anong ginawa ko ng last week? Sumakay ako ng motor. Nagmotor ako ng malayong-malayong-malayo. Tapos bumalik. Ganun lang. Ay, I'm so glad nakabalik ka. Baka mausog ha. Masugay pa nga ako sa motor. Sige. Pero eto na. Eto na mga tiktropa. Dalawang kalahok ang magbabanggan sa isang tanghalan. Sino kaya ang mananaig? Kaya naman tutukan yan dito sa Tanghalan ng Kampyon! At para simulan ng laban, i-welcome natin ulit ang ating mga inampalan. Our guest judge, songwriter, record producer, the R&B crooner, Daryl Ong. Daryl Ong! Concert stage performer and queendom diva, Jessica Villarubin. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, Renz Verano. Maayos kayo dyan kung ayaw yung mabato ng pamada. Yan. Mamang! Mamang! Kilala rin na natin ang dalawa nating kalahok, Risa Salvo. At Gary Villalobo. Sila ang sasabak sa Unang Banggan! Lumalaban tayo sa buhay natin. Kakibat niyan, makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw naman ang kwento mo sa akin, yung Kuya Ron mo ang sinusuportahan mo. Pwede ba yung kwento mo sa amin? Ayun, yung Kuya Ron ko po kasi na-diagnose po siya nitong pandemic 2021. Mm-hmm. Meron po siyang brain aneurysm. Oh, and at the same time, na-stroke po siya. That was the first time po na nagkaroon ng ganito sa family namin. Ako po yung nagbantay sa hospital. Pinayagan po ako ng company namin na imbis na work from home, naging work from hospital. Matagal din po ako nagbantay sa kanya sa ospital. Even po yung pagdumi niya, ako po nag-asikaso. Pagpunas, pag-asikaso po sa pagkain po niya, paano po siya bibihisan. Lahat po yun, in-endure ko po yun. Para lang po at least maramdaman po ng kapatid ko na hindi siya nag-iisa sa laban niya po. Praying po talaga na sana gumaling po yung kuya ko. Good luck sa'yo at sana palarin ka. Salamat po. Risa Salmo from Mandaluyong. O, diba? Hi, Risa. Ang ganda. Ang ganda ng mensahe ng kantang yan. Bakit? Anong mensahe ng kanta? Ha? Anong mensahe ng kanta? Okay, Google mo na lang. I'm saving all my love for you. Oh, yun ang maganda, diba? Oh. Whitney Houston yan, diba? Para yung sa mga album niya, Whitney Houston. Hmm. Para saan? Nag-iimpok. Saving. Nag-iimpok na. Wag na ba? Wag na ang ano. Ay! Nako! Alam mo, sasabi ng mga inampalan. Ha, munye, ba? Hi, Risa. Hello, nag-enjoy ako sa performance mo. Napansin ko na ang ganda ng pasok mo sa first verse. Ang ganda ng quality ng boses mo, yung parang medyo airy. Tapos kita rin na confident ka, the way you carry yourself sa stage, paano ka mag-perform, parang sure na sure ka sa mga ginagawa mo. Siguro yung mga technical stuff, iwan natin yan kay Kuya Renz mamaya. Pero ako, ang napansin ko lang, iwas bash eh, no? Ayaw mo lang mabash eh. Hindi, ang napansin ko lang is yung quality lang ng boses, medyo nag-iiba pag nandun na sa medyo mataas na part. Pag pipikit ako, I would think na dalawang magkaibang tao yung kumanta nung verse tsaka kumanta nung mga birit na part. Siguro parang extra effort lang to kind of maintain yung inintroduce mo na quality sa amin sa first na part. Tanong parang, lang, bilang isang hindi singer, yung dalawa kumakanta, di ba maganda yun? Parang kami duet.
pwede naman po magme-makeup nga lang siya ng iba dito tapos gaganon po siya pag doon na sa mataas. Oo. Pero well, interesting po siya na ano, interesting. I think skilled din siya, pero dapat intentional siya. Parang for a show that would showcase na versatile yung boses. So yun, for me lang naman parang sana medyo na maintain pa rin yung quality kasi ang ganda talaga nung pasok mo eh. So yun lang naman. Thank you. Ako, I admire your how you switch your falsetto to chest voice. Ang ganda nun. Sa may last part lang, yung yes, I'm saving all my love. Parang di mo nasapol. Medyo yung tono. Yun lang yun sa akin. Pero that was a good performance. Congrats! Okay. Maganda ang iyong interpretation ng kanta. Whitney, ano, di ba? Yes. Whitney Tyson ito. No? Spears. Whitney Spears. Whitney Spears. Okay. Meron lang, nakalimutan mo na naman alagaan. Yung, as usual, yung ating range na, yung mid-range na madalas gamitin kasi concentrated always on the ad-libs. Okay? Meron mga part na medyo hindi naabot. Pero mapapractice naman dahil konting-konti lang naman yon. Meron sana akong part na gusto ko sana binira mo na pa ng konti. Kasi the whole night, humina. Mas sana nabira mo pa ng konti yon. And then, yung mga dulo ng iyong ad-lib, medyo konting taas pa ng konti. Yun lang. Okay. Pero, mahirap naman kasi ang kanta ni Whitney Houston. Kaya, antapang para kantahin ng isang awit ni Whitney Houston. Okay. Maraming salamat po sa ating mga inampalan. Ano naman kanyang score ang maibibigay ng ating mga inampalan? Riza, based sa performance na pinakita mo sa amin today, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 3 bituin. 3 stars. Riza, ang bibigay ko sa iyo ngayong bituin ay... 3 stars ang binigay ni Renz. Riza, medyo bibitinin muna natin kung anong score na ibibigay naman ni Daryl, okay? Sa ngayon po, kilalanin natin ang ating pangalawang kalahok na si Gary Villalobo. Tricycle driver ka sa umaga, sa gabi, kontisero ka. Yes po. Nagagamit mo ba yung pagta-tricycle driver mo sa pagiging kontisero mo? Oo, malaking bagay yung tricycle ko kasi yun ang ginagamit ko pang-service, sa mga gigs, and sa mga contest. Kaya medyo kakunti ang gasolina, sarili kasi, and, kaya malaking tulong sa akin tricycle ko talaga. Double purpose. Siya. Correct. Kumikita na sa umaga, nagiging service pa sa gabi. Para sa mo ba ito ginagawa? Para sa pag-aaral ng mga anak ko, syempre. Kasi hindi naman habang panahon is makakanta ako. And yung pinag-iip po namin ni Mrs., yung accounting negosyo, kalinderiya, yun ang pangarap namin eh. Kung ikaw may masasabi ka sa mga anak mo, anong masasabi mo sa kanila? Mag-aaral lang mabuti and yung talent, huwag kalimutan kasi dito madali ang buhay. Kung walang magandang trabaho, hindi pagpalain ng trabaho, maganda. Basta may talent ka lang, makakalakas ang bumuhay nila. Congratulations in advance. Pagpatuloy mo, mangarap. Gary Villalobo from Laguna. Grabe, Gary. Hi, Gary. Ang lakas ang dating niya pang Hollywood, no? Yung pelikulang Apocalypse. Apokalipto, hindi apokalips. Yung may mga ano, pang naglalaban. Oo, oh, yung may pana dito. Apokalipto yun. Oo, di ba yun yun? Pero alam mo, Gary, ang galing mo ano niya nung rips and run. Oh. Rips and run tawag. Oo, may natututunan na si Kuya Kim sa inyo. Kuya Kim, may rips and runs na. Marami ako natututunan sa inyo. Pwede lang kumanta. Yun lang. Hindi, pero sa totoo lang, ang lakas talaga ng dating niya. Pati yung boses niya. Pero, tinawag ko apokalipto eh. Hollywood naman yon. Hollywood. Oh, di ba ano na? Yung bida doon, yung banda rin siya. Oh, tama, banda. Vocalist rin siya. Vocalist rin siya. Ita mo, banda rin siya. So, siya peg mo, si Apokalipto ang peg mo. Tingin niya, anak. Oh, ang ganda kaya ng mga ano niya, Kuya Kimo. Oo nga. Ang ganda. Binata ka pa, Brad? Ah, hindi na po. Sayang, mamang, hindi na binata eh. Eh, sayang, binata rin ako. Ay? Pero ito na nga, anong masasabi talaga ng mga inampalan? Sir Gary,
Grabe. Alam nyo nung nakita ko na One Last Cry yung kakantahin nyo, excited na excited ako. Kasi yan ang isa sa mga pinaka-paborito kong kanta. Parinig na mga rips na hit run mo. Parinig na. Pero bagay din sa boses mo. Hindi, ang galing na hindi mo kinopya yung mga yung riffs or yung mga kulot na ginagawa ni Brian McKnight. Intelligent na singer ka. Alam mo kung ano lang yung kung ano yung komportable kang gawin. Mm-hmm. Tapos yung placement ng yung boses mo parang pinaghalong McKnight tsaka Pebo Bryson. Oh. Parang merong bitaw na belter, parang ganun. Even yung dun sa part na markado, yung biret, hindi mo siya ginawa, pero maganda pa rin siya pakinggan. Kasi alam mo paano gagawa ng paraan. Actually, ano ako eh, kanina, curious ako paano mo gagawin yung bridge. Sige kuya, anong kinong ano nung sa bridge? Yung, I know I gotta be strong. 'Cause around me life goes on and on and on. Itong part na to. And on and on. Pero sa'yo, hindi mo ginawa yung ginawa ni McKnight. Ginawa mo yung sarili mong atake, which na-appreciate ko. Nag-enjoy ako sa performance nyo. Galing! Alam mo, ang kalmado mo tignan, ang relax, ang cool. Parang hindi ka sumasali sa contest. Parang aso action star. Hindi! Aso action star! Binabawi mo kanina, Apo Alipton eh. Alam mo yung feeling na parang wala siyang kaba. Parang kang nag-show. Parang nanood kami ng concert mo. Ganon ang feeling. Very prepared. Parang alam na alam mo yung ano yung ginagawa mo. Yung runs and riffs, ang ganda. Sabi nga ni Kuya Kim. Oh, runs and riffs. And yeah, ang ganda ng rendition mo. Like, you made this song your own. Congratulations. Okay. Parang kumakanta ka lang sa kanto, no? Ganun lang eh. Ganun lang ang style, di ba? Parang, di ba? Parang nagiinuman lang. Tapos bigla, pare, banata mo nga yung One Last Cry. You know? Parang ganun lang ang dating eh, di ba? Di ba? Kaya, hindi ko masyado type yung iyong high. Ang gusto ko yung low. Gusto ko yung bumibila ka ng banat mo ng baba. May ganun ka eh. Gamitin mo yun. Huwag masyado yung taas dahil alam mo na yun eh. Yung malaki na boses na hindi mo masyado na-explore. Gamitin mo yun. Napansin ko lang, may isang adlib ka lang na ano lang ng konti. Isa lang. Isang adlib lang yon. Nakakatakot magsalita. Baka abangan ako mamaya rin sa labas eh. Again, enunciation of the long I, short I's, long E's, short E's. Yun lang. Aside from that, your performance is terrific. First time ko narinig kay Renzo na terrific. Diba? Terrific. Ito naman, ano naman kaya ang score na maibibigay ng ating mga inampalan? Ang stars na ibibigay ko sa iyo today ay... Wow! 4 stars! May kataasan. Gary, ang ibibigay ko sa iyong stars ngayon dahil baka may grupo ka na nakaabang dyan. Ay. Ayan, ako, mamaya na natin na alamin ha. Ipapakita ko anong scores na bibigay ni Daryl. So far, si Riza po ay mayroon ng 6 stars at si Gary naman po ay mayroon ng 8 stars. Sino nga ba ang naka-impress sa inampalan? Ang resulta ng unang banggan, alamin po sa pagbabalik ng tanghalan ng kampiyon dito sa TikTok! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na ito? Abay, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.